Hi mga mamshi! Good evening! So this is the perfect time dahil ngayong gabi ay tayo ay magpapakitang gilas. Let's go! At eto na nga, nakikita nyo naman na meron akong isdang hawak. Ito nga po pala ang isdang bato. Alam nyo ba ang tawag dito sa Mindoro ay dugso? Dahil mahaba raw ang huso. Kapag ka umuwi nga kami dito sa Mindoro, ito nga ang isdang ito ang lagi namin binibili. Alam nyo ba kung magkano lang ito dito? Nasa 110 lang po ang kilo. Ang una ko nga ginawa dyan ay nilagyan ko ng asin para magkalasa rin ang laman. Ganito nga ang ginagawa ko kapag ako'y nagsasabaw. Nagpakulo na rin ako dito ng tubig at nilagyan ko na ng salay o tanglad. Ito nga ang magsisilbi nating pampalasa at napakabango pa nito. At pagkatapos nga niyan, agad-agad kong ginayat ang mga sibuyas. Sinaddad ko ng todo. Uy! Saka nilagay ko ang mga ito sa pinakuluan kong salay. Pinakuluan ko nga lang at hinintay ng ilang minuto. Pagkatapos, muli kong binuksan at tiningnan kung kumukulo na ito para mapakuluan na natin itong dugso. Dugso ng damdamin ni Master. Isa-isa ko nga nilagay ang mga isda. Dahan-dahan ko nga lang nilagay ang mga ito para hindi tayo mapaso. Siyempre, maigi na rin nag-iingat. Kapag ganito ngang tag-ulan, ay sarap talagang humigop na sabaw. Kaya perfect na perfect ang ating lulutuin today. Agad-agad ko nga sinunod itong siling haba. Dahil isa ito sa nagpapasarap sa sinabaw. At tinakpan ko nga lang ulit at hintayin natin na maluto ang isda. At eto na nga, sumusulak na ang ating isdang bato. Wow! Naamoy ko na nga ang halimuyak ng salay. Kapag ganito nga ang ulam natin sa hapunan, makakarami na naman tayo ng kanin at masisira ang ating diet. Siyempre, huwag natin kalimutan ang pampalasa. Naglagay nga muna ako dyan ng isang kutsarang asin. At i-adjust ko na lang mamaya ang asin kung sakto nga ba sa panlasa nila. Naglagay na rin ako ng konting-konting bitchin para mas masarap ang ating luto. And finally, the moment of tikim. Naalala ko nga nung bata pa ako, lagi ako nakaabang kapag nagluluto ang aking ina. Yun nga ang isa sa gusto kong ginagawa, ang matikman agad ang lasa ng niluluto. Ganon din ba kayo nung bata pa? Ito na nga ang ating pinaka-finale, ang masustansyang malunggay. Isa rin ito sa nagpapasarap ng sinabaw. Bukod sa nakikita natin to sa paligid, masustansya pa ang hatid nito. Tatakpan nga lang natin at hintayin ang kunting kulo. And finally, narito na ang ating sinabaw na isdang bato o dugso. At eto na nga, maghahain na tayo at nang makakain na tayo ng hapunan. Tara mga kamamshi, kain na tayo. Thank you for watching. Bye-bye!